the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Healed by the care of his master. Healing of the centurion servant when the boss have access to so many other resources. Ang centurion lumapit kay Jesus hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mga nagtatrabaho, yung particular na may sakit. Parang ninalapit niya ang kanyang slave, worker, to be healed. This must be a beautiful perspective of leadership and people in authority. Nagpapakaawa, parang binaba niya sarili niya kay Jesus upang kanyang may sakit na manggagawa or even a slave, alipin, ay makabawi sa kanyang sakit. Simon Sinek, writer, speaker, said, "There's a lack of good leadership in today's world. It's something where even good building towards 1970s because the leaders of our companies were raised with a greed is good mentality. We've created a culture in which leadership is focused on maximizing profits regardless of the human cost." Yung mga leaders daw ngayon, lalo na from the perspective of business, in terms of their desire, ang talagang kanilang bottom line ay yung kanilang kikitain dyan. Magkano ang ating kita? How much will we earn? That is the perspective of many in our leadership today, especially in business and other endeavors. Nung nag-aaral po ako, meron silang binigay na outline sa amin, parang the process of production. Input, process, o yung throughput, output, and then the result, the profit, the bottom line. Input, anong input sa isang factory? Anong input sa isang production line? Anong input sa isang factory? Materials, machines, money, management systems, and manpower. Yan ang isang input. Pinapasok mo yung pera mo, puhunan, materials, makina, your management styles and strategies, and then yung manpower. Tapos of course, through the process, yung throughput, yung proseso ng factory, depende kung mga furniture, kung ito'y restaurant, kung ito'y gumagawa ng mga lamesa o mga chinela, sapatos, the process is there. And then, yung output, tawag dyan, products, produkto. So, kung magaling kang manager, mapapalabas mo maraming products. You will be called productive. Productivity. Hindi lang productivity ang mahalaga ngayon. Yung tinatawag nilang efficiency. Efficiency is another factor that many business leaders would be very proud of. I am a very efficient leader. Ang gusto sa sabihin ng efficiency, with the same input, with the same funds, or even with less materials, you can have the same output. Para bang mahalaga sa mga leader ngayon, kunyari meron kang materials, i-maximize mo. Kung meron kang machine, 8 oras lang, gawin mong 24 hours. Kung meron kang pera, maximize mo, magtipid ka, maximize. Walang sayang. Ganun din ang yung mga sistema. Ang hirap doon, yung tao, yung manpower, ikaw yon.
anak mo yan, pamangkin mo yan, yung manpower, apo mo yan. Kung sa framework ng isang lead businessman, in a bigger perspective, not all, of course, ang tingin nila sa tao with that model, input lang. Kaya nga, human resources, parang material resources, financial resources. If you're not careful with that attitude, ang mga manggagawa, input lamang sa proseso ng production. And the ultimate goal is productivity, efficiency, and because of that, it's what they call profit, the bottom line. Yung kikitain mo ang pinakamahalaga. Pero kung ganito po ang ating proseso, yung tao, hindi na siya talaga mahalaga. Gamit na lang for a better productivity, better earnings from the shareholders. The gospel today reminds us that we may be like the centurion. The centurion is a powerful man. The centurion is in charge of many soldiers under his care, under his authority, under his wing. Centurion means like 100 soldiers under him. But he cared for his people. Pag masabala na lapu, din kayang magobro, pati kayang halila, not even a soldier, a slave, lumapit kay Jesus para sa kanyang manggagawa. If we have that attitude in our community, in our society, I think there will be less poverty. Even for the rich, it does not take much. Kung minsan tatawag sila, kilala nila yung doktor. Kilala ko naman yung doktor eh. Pamangkin ko, baka tutulungan ka na lang niya para hindi ka na gumastos. O meron naman akong kilala dyan, makakapasok ka sa trabaho, baka pumasok ka na dyan. May sakit ang anak mo. Baka naman makakatulong tayo, lumapit tayo dito sa isang kilala ko sa hospital. It is your, not only your money, but your care, your concern, your capacity to make a difference into what they can do, what they can enjoy. I think that is the point also of the gospel today. Kasi ngayon, hindi na po uso yung pera-pera lang sa negosyo. In a wider perspective of our business today, they call responsible stewardship. May tinatawag silang multiple bottom line. Hindi lang isa yung bottom line na pera-pera lang yan. The good news that now we are talking about what makes good leadership. A sign that we are moving towards the right direction. The bottom line is not only the profit, that it's not only the ultimate target or be all of everything. There is more. I'll give you an example of multiple bottom line. Pwede kang magnegosyo. Other na may pera yung mga nagtatrabaho mo, mataas ang moral. And they have sense of meaning in their work as your people, as your community. They are proud in what they do. They learn, they develop. They have their own experience of growing as a person. Hindi pera-pera lang. Ikalawa, you can also target the growth of your organization, the development of your systems. Yung saan sila nagtatrabaho, it becomes a better place. They are safer. They enjoy where they work. And this is also another growth of an organization, their system. Gumagandang sa inyong servisyo. You invest in your organizational growth. And then meron pa, another bottom line, your relationship with your partners, with your shareholders, with your suppliers. Nagkakaroon ka ng relasyon, hindi lang business-business yan. Not relationship na parang mag-golf tayo o mag-good time tayo, lumabas tayo. That's not my point. Yung good relationship is you can talk about what do you need? How can we serve you better? What are the details of our products? We can improve with your feedback. Building relationship with our shareholders.
another bottom line, your contribution to your immediate community and in our environment. May mga nagnenegosyo, ginagawang basurahan yung kanilang ilog. May nagnenegosyo, nagkakaroon ng pollution dahil sa kanilang mga makina. May mga negosyo, yumayaman, pero surrounding their parish, lugar ng mga squatter. You become a good citizen of a corporate community when you go beyond your own profitability, but to care for your environment, to care for the people around. Kung saan ka kumikita, sana sila rin magkaroon ng biyaya sa grasya ng iyong mga tagumpay. And number five, ang tinatawag ng teacher ko noon, the late Professor Morato, Ed Morato, sabi niya, and profit will fall like a ripe fruit. No? Yung inahabol yung pera, yung inahabol yung income, it will fall like a ripe fruit. There will be more bottom lines that you can give as example. Parang sinasabi lang nitong centurion, nandito ako to protect the interests of the Roman Empire. Siyempre, centurion siya, soldier. But more than that, he saw himself taking care of his people, even the slaves. A leadership from the perspective of our Christian values. That's why Jesus affirmed the centurion. Nalala nyo before communion, bago kayo mag-communion, Lord, I am not worthy to receive you under my roof, but only say the word, and my servant, my slave, will be healed. Those are the words of a centurion. He's not even a Jew. He's even called non-believer. Pero naniniwala siya kay Jesus at minamahal niya ang kanyang manggagawa. Leaders define the culture of the organization. Kung ikaw principal, yung ugali mo, pinapakita mo kung anong magiging organisasyon. Kung masaya ka, magiging masaya ang organisasyon niyo. If you work hard, people will work hard with you. Kung mabait ka, magiging mabait ang mga teacher mo. It's like an echo of who you are. Again, leaders define the culture of their organization and community. The centurion defined the community he came from and the community now he's holding on to. A caring centurion today must be an irony, because sometimes power is used just for myself. My power is only for me, for my family, for my immediate concern. But clear leadership in the gospel today, masters heal those who are in need. Meron po kong kukwento sa inyo, ne. Meron po isang malaking korporasyon. Hindi ko nasasabihin kung ano. One time, nagmisa na rin po ako doon, dalawang beses. I felt what this story meant. Meron silang boss sa sales. Puro salesman po yan. Yung kultura nila sa opisina, sumisigaw, nagmumura. Bawat salita may mura. Bawat magsalita, managkaslo. Shouting and foul-mouthing their workers and salesmen to meet their quota, to meet their target at all cost. Tingnan niyo yung salita, at all cost. Kahit na isang lamong buhay mo, o siguro mandaya ka, gumawa ka ng paraan, lamang ano rin kalaban nyo, basta you meet your target. Pag hindi mo mamit, talagang mumurahin ka, ipapahiya ka, it all the works para lang mapwersan ka, matatakot ka, tatakutin ka. Mabuti na lang one of the young salesman, a fresh graduate who came from a good family, who came from the church. You know what he did? He resigned. Nag-resign po siya. Sabi niya sa parents niya, Mama, Papa, ayoko nang magtrabaho doon kahit maganda sweldo. Kasi hindi ko kaya yung araw-araw minumura ko ng boss ko. Hindi ko kaya yata yung araw-araw sumisigaw sila para lang gawin namin, dapat namin gawin para matakot kami sa kanila
mapahiya kami kung di namin ginawa ng amin. Kasi ang ano lang nila, after you meet your target, may pera kayo nga lang. Bonus. Incentive. Pero yung batang yun, he represents a better person. That they could work not only for money. They work because they find meaning in working with you. They are encouraged. They are inspired. Ang ginawa ng bata, he looked for another company with a better culture where they respect each other, encourage each other to bring out the best in them. I think the centurion is teaching us how to care for those who are under our care. Let this be our good news. Let this be our challenge. Let this be our invitation. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.